Hi guys, welcome to our farm views. Welcome to my channel. Nandito kami ngayon sa aming ampalayahan, talungan, okrahan, pa ba? O di ba? Ampalaya yan. Ito naman yung talungan. Papakita ko din sa inyo yung mani. Haggard ko. Yung mga mani ko, di ba? Ang ganda-ganda nila. Hanggang dun. Okay. So ngayon, mag-harvest tayo ng ampalaya. Ano mo ba yan? Ang ampalaya na yan. Yan pa. Look at this! Look at that! Basta na sila. Ayos ka dyan. Ang palaya. Ang inaanap ko, hindi ikaw. Ulit ako ng swam kasi napapanahon ngayon yung mga mais. Diba? Dagdagan natin yan. Tara na! At tayo'y mag-harvest ng dahon ng ampalaya. Hayaan mo siyang mag-imot. Nasasaktan siya kapag hina-harvest mo. Mga tanim niya, ganito naman talagang buhay ng mga to. Diba? Kailangan natin putulin yung yan. Okay. Is this sitaw? Look sitaw. Look sitaw. Sa Monday pwede na 'yan. Huh? Ngayon, ampalaya muna. Ayan, nakapag-harvest ako ng ampalaya. Tingnan mo naman. Worth it yung pagtatanim namin ng ampalaya kasi dito sa Korea wala ka namang magbibiling ampalaya sa market, kaya very lucky kami dahil meron kami pinagtataniman sa Seoul. Nung nakatira kami doon, wala pa kami mapagtaniman, so ngayon lumipat kami sa Yangju, meron na kami konting lupain yung pinamana sa amin sa Yangju. Ito naman yung sitaw. Ang laki na rin na sitaw. Diba? Ngayong pandemic, kailangan maging thrifty tayo at saka mautak tayo para sa ganun. Hindi natin kasi kailangan labas ng labas at walang masyadong trabaho. So gulay pa lang, nasa bakuran mo na. Ganun. Kailangan mautak tayo, wise. Para meron kang ampalaya. Diba? Sarap niyan. Alright! So next time, ipapakita ko naman yung pag-harvest ng mani. Pero sa September pa yon. For the meantime, kuha muna tayong dahon ng ampalaya. Masarap kasi itong iswam or ilagay sa munggo. Panalo. Yung mga ano dun gusto ko nang kunin? Mga bunga. Dami na nilang bunga.
See you on my next vlog.